Kasama yan? Po ito. Wow. Ito yung 10 hectares, 20 hectares? Ito, ang nandito po namin 18. 18. Hanggang dito po may... Mamaya punta natin yung pala area namin doon. Kasama pa rin natin si Sir Romy Bustamante at andito tayo this time sa Ibaan, sa kanilang farm. Ito na yung grow out. So yung napag-usapan natin kanina, yung mga seedlings na napasobra or mga seedlings na hindi nabili, opo, lahat ang bagsak niya dito. Dito. Ito sir ay ilang hektarya to? All in all, nasa 18 hectares po itong dito sa area na to. Pag may 18 hectares ka ng gulay, hindi na biro-biro yun. Opo. Seryosong negosyo na to. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Yung 18 hectares naman po na yun, ano kami, staggered planting. Naka-relay siya. Opo. So, lagi may iba-ibang stages. May maliit, yes, may flowering, may fruiting, opo, ganyan. Tapos pinapractice din namin yung crop rotation. And then at the same time, crop rotation. Hindi po pwedeng magkatabi yung kamatis-kamatis eh. Uh-huh. So, kagaya dito, meron po kami ditong sili. Puntaan na natin, sir. This is ang palaya area. Uh-huh. So, sa banda doon, talong. Tapos doon sa dulo doon, may ampalaya pa kami and sili agad doon sa malayo. Mm, ito okay po yung... Dito okay kami dinala sa sorting area namin. Ito yung pinakamalapit sa... Ito na yung harvest. Opo, yan, nag-harvest po kami ng ampalaya. At saka sili. Saka sili. Mahal ang ampalaya ngayon. Maganda pong presyo ngayon ang ampalaya. Magkano ang presyo ng ampalaya ngayon? Last time na nag-deliver, nagdala kami nasa 50 pesos po. Ela dito, ito yung maganda. Direk, ano na yan? Kumbaga yung mga remnants na lang. Remnants na to. Kasi pa, towards off-season. Papuntang off-season na to. Mas kukunti na ang guli namin ngayon compared dun sa regular season namin. Mm. Pati yung sile? Opo, nag-harvest kami ngayon. Mm. Dito po kami nagsosort since ito yung pinakamalapit na access sa road. Sa kalsada. Sa kalsada. Mm-hmm. Mahaba pa po yung, ano na yun, yung area na to. So, pero magaganda pa rin, no? Okay pa naman. Dan po yan sa kabilang site namin, itong ampalaya na to. Ganda? May namimitas pa? Nang ampalaya. Tapos na? Tapos na yung pitas? Ah, yun na lang. Ela, bakit? Tingnan mo, ang gagaling nilang mag, ano, oh. Ang sorting. Gagaling nilang mag-sort. Ang gagaling nilang mag-bag. Yan po yung una namin pinag-aralan. Hmm? Kasi pagdating sa palengke, pagandahan ng gayak eh. Oo. Lalo po sa talong. Kailangan maganda yung presentable yung ano, yung produkto pagdating sa pamilihan. Ganda. Pero pagka pangit yung gulay, ang hirap pagandahin eh. Pangit talaga. Pangit talaga eh. Ano ba gawa? So dito, ito po yung sorting area namin. Pinaghihiwalay dyan yung good, tapos yung semi, and reject. Tatlong classification ka? Opo, sa ampalaya. Ang marami kamatis eh. Mm. Nasa 5 ano kami? Na classification? Oo, 5 classifications. Ano yun? Silay, ganun. Yung sizes. Sizes. Meron pong regular size, yung malaki. Mm-mm. Tapos merong medium size. Mayroong small, saka yung medyo okay, pangit natin. SR. Ma'am, let's go. Sige, maglalakad lang po ba tayo? Oh, lakad na lang. Sige, sige. Para kwentuhan habang ano. Ito yung pinakabata naming ampalaya. Nasa 2 hectares po ito. Tayo muna dito sa gilid. Ampalaya, 2 hectares. Is big time. Yung kabila, yung hinaharvest nila, nasa 2.5 yun. Ooh. Ito yung grafted, direct. Dito sa area namin, hindi na po pwede ang hindi grafted. Ito, ito siya. Ito yung stick na... Ito yung stick, oh. Oo, so, yung stick. Grafted to. Kami na ang gumawa nito. Ito mga ano lang to, mga mahigit lang isang buwan pa.
Isang buwan na lang. Opo. Relay sa kamatis. Kagaya ng ginagawa ng ibang mga farmers. Nauna yung kamatis? Kamatis po muna. Oh. Tapos, may kasunod na rin siya ito. Sili. Sili naman. Opo. Sili. Yan, may mga taling na siya. Natatapos yung palay namin. Nag-harvest kami ng sili. Galing. Tapos pagkaya pa, baka tamna namin ng sitaw sa Tagaraw. Para sa para magamit dito, ulit yung bagay. Sa balag. Sa kasakawayan. Ang mahirap kasi magtanggal eh. Oo. Pagka tinanggal mo yan, marami nang masisira. Mm-mm. So hanggat kaya yung kaya ng aming balag, tinataniman namin. Itong area na to, infected na po ito ng bacterial wilt. So yung common problem ng mga magtatanim ng palaya, na bago dumating sa ganitong stage, namamatay. Patayan, namamatay. Biglang magwi-wilt. Opo. So through grafting, nakakapagtanim pa ulit kami ng palaya. So para sulit sa balag, kasi pag nagtanim ka ng kamatis, naturally kailangan mo siya ng trellis eh. Mm-mm. So ang kamatis naman, madali yung mamatay eh. Ilang months lang ang kamatis? Max siguro, mga 4 or 5 months. Tapos ano pa, pwede pa itong trellis namin, pwede pa yung kawayan. Mm-mm. So nire-relicrap namin siya ng tomato. Yan. Tapos sili. Sili. Para sulit. Sayang eh, yung rent ng lupa. Mm-mm. Nagre-rent lang po kami rito ng area. Magkano ang rent dito? 25 to 30,000. Per year? Per year, per hectare. Malaki rin ah. Malaki. For 18 hectares, yes, malaki. Ayan. Ito naman po yung sili namin, itong kabila ng site na to. Oops. Magandang pumasyal dito direct, mga ano, July, August, gano'n. Bakit? Kagandahan ng halaman. Full bloom kami sa ano, sa tanim. Luwag, no? Sili to, mula doon, mga 2 hectares din po mahigit ito. Ano siya, dati ay kamatis. Same dito sa kabila. Anong highway ba to, sir? Bypass road ng Ibaan, sir. Ng Ibaan? Opo. Ginagawa, taniman namin dito. Nung 140 ang talong, pesos per kilo, na puno ng tanim to. May tanim to. Eh, dinaan na nung ano, nag-giveaway kami. Ito direct yung kagaya nung same setup namin doon. Tinaniman muna namin siya ng kamatis. Uh-oh. Tapos nirelay namin siya ng ampalaya. Ampalaya. Tapos ito yung sili. Ito yung pangatlo na. Opo. Ayan. So, pangatlong crop mo sili. Malapit na kami mag-harvest ng... Mayroon na, actually, nakapitas na kami dito. Nakapitas-pitas na. Pagkakaya pa ng balag namin, ay di baka taniman namin ng ano, sitaw pa. Malang sili ngayon? 120 pa per kilo. Per kilo? Tas pa. Opo. Kumanda uli ano? Oo. Red Hat. Red Hat yan? Opo. Red Hat yan. Kaya ano eh, pagka... Kaya nagre-rent ka ng lupa, pagka alam mo kung paano gagamitin, hindi ka lugi. Hindi ka malulugi. Kasi... Pag isang beses mo lang siyang tataniman, eh baka talo. Pero kami, hanggat nandiyan pa yung aming balag, ginagamit namin. Itong 2 hectares namin to, mga nasa 50,000 plants po ang pumasok dito na sili. Dami. This year, by next cropping season, ilalaglag namin yung balag para i-tractor yung area. Mm. Para ma-refresh yung lupa. Yung mga kawayan na po pwede, babawasan lang namin yan eh. Tatanggalin lang namin yung bulok sa ilalim. Tapos gagamitin ko ulit isang pang poste naman sa sili ulit. Basta pag nagkasa kami ng bago, nakakatatlong tanim muna kami bago masira. Mm. Ito pa yung mga tira-tira ng ampalaya dati namin eh. Na pinatay. Yan pa yung hindi mo na tinatanggal, no? Hindi na po. Kusa na lang yan, malalaglag. Oh. Saka ano yan, nagbibigay siya ng shade dun sa, ano, shade sa sili. Eh, ang sili, medyo mas maganda yan pag medyo partly shaded eh. Talaga? Opo. Partly lang, huwag naman yung sobra kasi tataas yan ang tataas eh.
Gusto pala niyang partly shaded yan? Opo. Sa pagkaka, sa experience po namin, pag yung sobrang lantad, ang daming sakit. May anthracnose. Pero ito, pansin nyo, wala pa siya. Although, medyo bata pa rin naman eh. Kaya lang, yung iba kasing, yung ibang sili, ganitong edad meron eh. Yung nagkakapaso ang bunga. Pero siguro yung nakatulong lapnos. din yung lapnos. Nakatulong din po yung shade na natira doon sa Ampalaya. Para hindi masyadong exposed ano, sa weather, sa araw. Kumikita tong farm mo? Oo siya. Kasi marunong ka sa discard eh. Kumikita. Kasi dito naman kami nag-umpisa eh. Yung pag-employ, sir. Hindi mo... Kumbaga, sapat lang yun para sa pangangailangan. Pero... Umpisa nung natuto kaming magtanim ng gulay in commercial scale. Tapos nakakachamba kami ng magagandang presyo. Nakabili kami ng lupa sa Mindoro. Ang titled ata na nabili namin doon, mga 9 hectares na higit. Opo, titled yun. Tapos may mga nabili pa kami sa ano, yung mga position ng mga taga ron sa amin, sa yung mga lupa ng government. Pero position lang naman ng aming, rights lang aming kinuha. Nasa mahigit 10 hectares din ang aming nabili. Productive lahat yan. Opo, may kalamansi. Hindi kami nag-ano ng... Nagre-rent pa nga kami kasi wala kami. Yung mga dati, yung mga taniman namin doon, yung mga puno lahat ng halaman yun. May lansones kami ron, yung mga upland area, meron kaming kalamansi. Yung sa baba, meron din kami kalamansi, tapos gulay. Na-mention mo yung ano commercial scale. Ano ba yung commercial scale ng vegetable farming? Yung definition po kasi sa akin, at least mga 1 hectare sana. Per crop? Per crop. Lalo sa case namin, nung nag-umpisa talaga kami ng farming sa Mindoro eh. Pagka nasa Mindoro kasi, talo ka sa tracking. Oh, kasi layo. Pagka konti lang yung dadalin mo. Tapos pag doon mo naman ibebenta, hawak ka sa leg ng trader doon. Kasi sasabihin nila, hindi mo yan maluluwas. Sabi mo na lang ibenta. Eh, sila ang masusunod sa presyo. Nangyari yan sa amin nung maliit pa kami doon. Hanggang sa sabi ko, dagdagan na lang natin. Eh, para makapagluwas tayo. Wala pa kaming sasakyan noon. Wala pa kaming truck. Wala. Nagdagdag kami ng area. Eh, kasi magkakatulong nga kami magkakapatid eh. Yun, nung medyo marami-rami na kaming tinatanim, nakakaranas na kaming magluwas, eh ang ganda pala ng presyo rito. Kasi dati, ang alam lang namin dun kung ano yung market dun eh. Dito kasi may pagkakataon na ano, singit yung kalakal. Saan ang ano mo, bagsakan mo? Dito rin sa Tanawan. Tanawan din. Kasi sa Tanawan, dun nakikita yung mga traders from Cavite, Laguna, tapos Batangas and Manila, Metro Manila. May mga traders doon ng Pasig eh. May mga buyer Pasig. Marami doon nakikita yung mga farmers at saka yung mga traders. Pag kukunti kasi yung dating, medyo nasusunod yung mga farmers na nagdadala. Nasusunod sila sa presyo kasi nag-aagawan eh. Yun. Eh sa Mindoro kasi lagi nang ano eh. Pag doon mo lang ibebenta, ang masusunod yung buyer mo, hindi ikaw eh. Yun sir, hanggang sa yun, nung kumikita na kami, una namin pinundar pan-deliver syempre, yun ang kailangan eh. Tapos nung regular na kami nakapagluwas dito, kumita rin kami doon sa ibang mga tanim. Bumili kami ng lupa kasi wala kami lupa noon eh. Ultimong tirika ng bahay namin, wala kami noon. Bumili kami ng lupa. Korporasyon namin magkakapatid yun. Ilan kayo bali lahat magkakasama dyan? Kami po ay 4 na lalaki. Tapos yung babae namin na isang kapatid. Lahat kayo may ano dyan? Opo. Ako naman kumbaga, kahit ako yung nag-umpisa, hindi ko inaaring akin eh. At kahit sila walang share, kundi yung kanilang pagod, o di kaya, kundi yung presensya nila, inaaring na rin isang silang kasama. Yun bang linuluwas mo na gulay ngayon ay 100% galing lahat sa harvest nyo? O may mga kapitbahay ka na rin na nakikipasabay na?
Sa ngayon po ay harvest mo lang. Oh, harvest lang namin. Pero dati, dati nung kasagsagan namin sa Mindoro. Mm-hmm. Dito kasi sa Batangas hindi ano eh, kanya-kanya eh, kanya-kanyan eh. Kasi majority ng taniman namin nandito na. Nandito Batangas. Na sa Batangas. Opo, nasa Mindoro namin yung kalamansi, tapos mga 4 hectares ata na gulay. Mm-hmm. Kapatid ko yung nag-iintindi. Karamihan doon lang binebenta. Mm-hmm. Tapos na saka lang naluluwas dito pagka yung may mga kakilala kami na nagbabiyahe. Luluwas dito, pinapakarga lang namin. Mm-hmm. Or pagka maganda yung presyo dito, dito, yun, itatakbo. Dito na lang. Kinukumpit namin kung saan kami mas kikita. Hmm. Kung halimbawa naman na yung bilihan doon, eh, kahit medyo bababa ng konti, halos parehas lang kung dito namin dadalhin dahil sa expenses, doon na lang. Hmm. Doon na lang din. Pero dito, sarili lang namin ang dinadala namin sa pamilihan. Nung nasa Mindoro kami noon, yun, yung mga karating namin, marami kami naiganyo doon. Hmm. Yung mga dati namin kasama sa Bukid, yung mga tao namin, may mga na marami. Tuloy marami. Yung mga natira doon nung lumawas kami rito at nag-decide na dito magpaluwang, yung mga tao namin dati na kasama sa Bukid, malalawak na rin taniman nila. Kilala na rin sila, nakilala na rin sila doon. Dahil sa ano ka, pinapractice mo yung relay cropping at saka crop rotation. Okay. Apo. Dahil pinapractice mo yon, more or less, gaano kadami yung volume ng harvest mo per crop on a per monthly basis? Let's say, Ampalaya. All year round may Ampalaya ka? Opo. Halos? May season lang na marami. Mababa? May season na mababa. Ngayon medyo mababa kasi papaharap tayo sa ano eh, sa amihan season. So meron na lang kaming natitira dito ng mga 4 hectares. Pero umaabot kami diyan mga 10 pagka yung 10 hectares na Ampalaya. Ayun yung maluwang. Opo, umaabot pag yung maliit lang na production, ilang hektarya? Mga 2? 2 hectares. Oh, cut namin dito 2 eh. 2 hectares. At least 2 hectares. At least. Yung isang hektarya parang sa dami ng tao namin, na umiikot, parang maliit na. Kakapusin, hindi magiging viable. Opo. Or di ka tatanim kami ng ibang klaseng gulay naman. Ibang gulay. So kung kalakihan ng Ampalaya, 10 hectares. Pag ano, off-season, mga 2 hectares. Okay. Unti-unti. Kung saan malapit yung tubig, doon kami nagtatanim. Ito kasi non-irrigated itong area to. Although may mga installation na kami dyan ng mga hose galing po doon sa source ng tubig. Pero as much as possible, para malesen din namin yung cost ng watering, doon na kami sa mismong malapit. Malapit na. Kasi pinapump namin siya eh, pumunta rito. Ay, yung sili, ilang hektarya ang sili mo? Sa ngayon po, meron po kaming labuyo na, ito 2 hectares eh. Tapos may mga naka-intercrop pa kami doon sa sili, sa Ampalaya doon. Mga 2 din yun. Oo. Mga 4. Tapos may sigang kami yung pinipitasan. Meron din. Ilang hektarya rin? 2. Mga 3 siguro, at least 3. Kaya madami kasi ano, no, in 2 hectares, mag-iba-iba yung pwede mong itanim ng tuloy-tuloy. Yes, sir. Kami hanggat may maximize yung lupa talaga. Opo, sayang eh. Sayang kasi yung panahon. Ang Batangas kasi ay ano, rain-fed area. Kami dito, maswerte lang kami na meron kaming kahit paano source ng irrigation. Although pinapump din namin siya eh. Kaya medyo costly din. Oo. Anong pinaka-paborito mong gulay na itanim? Ampalaya at kamatis. Ampalaya at kamatis. Ang kamatis mo all year round? Hindi po. Ampalaya namin all year. All year round? Opo. Tumatanim kasi ako ng ampalaya na walang kamatis. Pero basta nagtanim ako ng kamatis, palaging may ampalaya. Oh, okay. Anong season mataas ang presyo ng kamatis? Pag po rainy season. Rainy season. Yung kumbaga sa atin ni ano, season ng mga off-season ng mga bagyo. Nag-start siya ng mga June to December. So kung ganun, maluwang ka magtanim o maliit ka magtanim? Marami po. Marami? Marami. Ito, kamatis to. Nag-high risk ka talaga, ha? Eh, sanay na kami dun eh. Doon kaya maman. Actually, sir, sa sili kami kumita na maganda eh. Sa sili? Oo. Yung kinakwento mo na 1,000
pesos per kilo. Oh, yung tapos tons ang harvest mo. Tons. Yung pick up ko dati kumakarga siya ng mga 1000 kilos eh. Tapos dadali ko sa palengke. Pagdating ko na sa palengke, parang bubuhatin ng mga mamimili kasi wala sili, kami lang meron. Automatic na 'yon. Tapos yung natatandaan ko one time yung aming sinusulungan ng kalakal sa ano, sa bagsakan nung hindi pa kami nagtitinda. Mga i-deliver kami mahal ang sili. Pag mga bandang alas 10 ng umaga, tatawag na yun, sir. Kunin mo na yung pera mo dito. Hindi ko na mukhang may tatago. So alam na alam mo talaga kailan mag-off season para magtanim ka ng madami para kumita ka ng malaki. Alam na alam mo yon. Kaysa wadang anong gulay may yan. May idea po. Idea. Pero hindi yan 100% timing. Hindi po. Tatama. Kung 100% po, hindi rin po kami makakaranas malugi eh. Although ang kalimitan ay kinalulugi namin yung panahon. Okay. Bagyo. Yung hindi ka nakalusot. Yung hindi ka nakalusot. Nagtatry ka magpalusot, ikaw hindi nakalusot. Yun. Okay. Opo. Lugi yun. Lugi yun. Pero yung sasabihin mo yung timing, eh kahit pa paano po, sa tagal na rin po namin na nagtatanim, may weather pattern yan eh. Uh-huh. So doon kami sa panahon na alam namin mahal ang gulay. Oo. Uh-huh. Na medyo mahirap magtanim. Mahirap talaga yun eh. Mm. Pero dahil sa sistema namin at meron na rin kaming kaalaman, kahit medyo mahirap, nakapagpalusot kami. Napapaganda niya yung halaman. Napapaganda. Dahil ano yun, yung climate, wala ka na talaga magagawa. Wala tayong magagawa doon. Yung pagandahin mo yung halaman mo, kaya mo. Opo. Okay. Pero yung climate, wala ka talaga magagawa doon. Pero bilang magsasaka, pag nakita namin na yung halaman namin ni malusog, maraming bunga. Parang may self-fulfillment eh. Kung halimbawang nabagyo ka, wala yun. Hindi mo kayang iwasan yung mga ganung pagkakataon eh. Pero yung pagandahin yung halaman, pag hindi mo napaganda, magsisisi ka. Tatanong yung sarili mo, bakit kaya ganun? Ba't hindi mo pinaganda? Ba't hindi napaganda? Dahil yung kagaya nun sa balikan natin yung discussion dun sa sili na naka-jackpot ka ng thousands per kilo, no, ang halaga. At yun ay suntok subon yan, no, nung mangyari. Opo. Yan. Hindi na laging nangyayari yan. Kami nakaranas ng ganong presyo. Ilang beses nangyari yan sa'yo? Yung pinakamahal talaga, yung nabalita na 1,000 eh. Oo. Pero hindi 1,000 ang bilis sa amin. Kasi wholesale kami. Wholesale. Yung pinakamahal yata namin, mga 700 per ito kilo. Yung season na sa Facebook, yung nagawa nilang pendant yung ano. Binabayad sa... Pinabalid sa taxi. Taxi. Yun, sir. Yung season pero na yan. Yun. Okay. Karamihan kasi ng farmer, gusto na... Alam nila yung idea na yung sana jumakpat. Opo. Sana tumiming, laging ganun. Pero majority ng farmer, hindi nakakalusot doon at nalulugi. Mm-hmm. Eh yun nga, hindi nga ganun yan eh. Hindi ganun laging nangyayari yun. So ang daming napapasok doon na magta-try ng ganito, tapos hindi mag-work, napapasok sila. Ano yung advice mo doon? Siguro po, Direk, yung multi-cropping. Huwag kang titirada ng monocropping. Totoo yun, yung sa sili, may jackpot. Kasi naranasan na namin eh. Pero huwag sanang palaging yun ang iisipin ng mga nagtatanim. Huwag yung jackpot. Huwag yung jackpot. Ang mindset. Kung yung jackpot kasi, ano yun, bonus na yun eh. Bonus lang yan. Kung ja-jackpot ka, hindi okay, swerte mo. Mm-mm. Pero dapat laging dun sa ano eh, dun sa average lang. Mm-mm. Tapos yung multi-cropping, wag lang sa isang crop. Mm-mm. May silika rito, may talong, may kamatis, mm-mm, may ampalaya. Mm-mm. Kasi hindi naman nangyayari, lahat ng gulay ay mura eh. So posible na kung bagsak si sili, mataas si ampalaya. Opo. O bagsak si ampalaya, mataas si tomato. Yun. Kasi yung pagka meron kang area na mga 5 hectares, tapos tumanim ka ng sili, okay kung jajakpat ka, masaya-masaya ka doon. Eh, paano kung mababa nung time na yun na sili, tapos magandang presyo ng ibang? Sisisi ka. Opo. Kasi hindi ka nagtanim ng ibang halaman. Sabi nga po na iba, huwag masyadong greedy. Greedy kasi na kasi yan. Oo, tama po. Greedy yan.
dapat ano, manage mo din yung risk kahit pa paano. Mm-mm. Manageable. Mm-mm. For a commercial scale, ilang hektarya dapat ang taniman niya? Dapat kagaya sa'yo, 18 hectares, ganun hindi ba? Hindi naman, sir. Kaya lang kami lumaki rito, gawa ng... Gusto rin namin mag-crop rotate nga eh. Dahil doon may sa mga area po kami na binabakal. So may mga may mga area na walang laman? Walang laman. Kasi pinagpapahinga mo siya? Opo. Tapos in preparation pa siya for in next cropping season. Pero habang walang laman siya, nire-rent pa rin namin doon sa may-ari. Gusto ko lang mangyari na pag nagtanim kami, mas malaki yung chance na mapaganda namin yung halaman. Mm-hmm. Kasi pagka walang pahinga yung lupa eh, kahit anong galing mong magsasaka, hindi mo, mahirap ang magpaganda ng tanim. Oo. Nararanasan mo yung bagsakang presya, di ba? Opo. So, anong ginagawa mo pag ganun? Pagka po, yun po yung isa din na hindi kayang, although kayang iwasan. Mm. May sabi ko, may mga pattern yan eh. Pero may mga case po talaga na bumabagsak ang presyo. Mm. Kung halimbawa, eh, ang outlook mo ay dito lang sa, halimbawa sabi natin dito sa Calabarzon. Oo. Kukunti yung tanim na ganito. Pero pagdating naman pala sa ibang area, ay napakarami. Kagaya po nitong nagaan. Oo. Oh. Mahalang kamatis. Umabot kami doon. Nasa 2,000 per box, umabot pa kami. Ay nabalita nung ibang area. Nagtanim din sila na nagtanim ng kamatis. Lately lang, itong December, ang dami tinatapo ng kamatis sa Biskaya. Opo. So, may case din kami na nakakaranas ng ganon. Wala eh. Kailangan natin tanggapin. Hindi... Walang way to para maiwasan yan? Meron naman eh. Ano yung way? Siguro, mas galingan pa yung monitoring. Monitoring ng pagdating alin? Pagdating po sa cropping monitoring calendar. Kung alin ang, ilan ang nagtanim ng ganitong opo. Halaman. Opo. Paano mo mamomonitor yun? Ay siguro, through ano, sa communication. Pero may mga kaibigan tayong mga... Maganda yung ginagawa nyo, sir, na may access kayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa mga farmers. Mm. Kasi na-update yung iba, lalo yung mga viewers nyo na natutok dun sa mga episode na pinapalabas ninyo. Mm-hmm. So nagkakamera kami ng idea, ano ba yung tinatanim ngayon dito sa ganitong lugar. Yun. Sa ngayon po talaga, dahil lahat gustong kumita eh. Mm-hmm. Lahat eh gustong magtanim. Tapos uso pa rin yung sa Pilipino na gaya-gaya. Pag nabalitang kumita ka sa ganito, next season, tatanim din sila. Tatanim din siya. Opo. Tapos yung dating tinanim niya, yung pala ang kikita ngayon. Yung pinalit niya. Biglang nagsisisi. Yun eh. Yeah, I think yun, monitoring talaga. But ang malaking challenge yun, kasi nga, paano mo i-monitor yun? Per province, per town? Diba? Per province siguro ba? Siguro from your province, edi alamin mo kung ano yung town na nagsisison ngayon. Oh. Tapos, pagka na, kumbaga pag na-plotting mo na, gaano kadami yung nagtatanim ngayon sa ganitong probinsya, ilipat naman tayo sa ibang area. Ang problema kasi, next planting season, magpapalit sila eh. Opo. Tsaka, ang bilis kasi magtanim. Oh. Tapos, sa ngayon, sa dami na rin po kasi ng mga nursery na sa iba't ibang lugar. Pag nakasilip ng si farmer na pwede akong tumanim ng ganito. So, hindi na ako mag-aantay ng 1 month para magpunla. Tatawag na lang yan. Presto, may tanim na agad. Sabi nila, sir, ito. Naalala ko lang. Sabi nila, para ma-monitor mo daw, alin yung maraming projection na babagsak ang presyo. Tanungin mo yung nursery. Pwede ano, yung, ano yung na-sold out sa kanila? Most likely. Baka mag-ano yan. Opo. Nakita nyo ba yung dun sa Graftings? Yung aming mga, yung parang mall namin na punong-puno ng mga... Ay, hindi ko nakita. Mga lata. Ano ba tama yung mga lata? Eh. Pag may pumunta doon, mag-interview kami, ano bang maraming pinapupunla ngayon? Liga dito. Liga dito, sir. May pakita ko yan. Wow, kamatis pala. Hindi madaling sabihin. Tama rin po yung idea na gano'n na... magtanong sa nursery kasi sa ngayon somehow yes pero hindi pa rin guaranteed hindi kasi mukhang alimbawa sa'yo ang daming sold out na kamatis kay Marlo Bibat pala sa Pangasinan wala uh-huh. Di ba
Dapat magtanong din kay Marlo. Oo. Sa alamin mo. Dapat alam mo lahat ng nursery. Ano naman yan? May mga hotline naman kami eh. Oo. Eh, time to time, pwede silang i-check. Kaya lang dapat honest answer. Yeah. Pag sa amin, makakaasa sila. Honest answer. Kasi sabi ko nga, kung hindi naman ako honest sa mga nakasalamuha ko na tao, uh-oh, hindi kami aabot sa ganito. Meron kasing madaya eh. Even sa farmers, ha? Madami yung masikreto. Masikreto. Hindi pala madaya, masikreto. Masikreto. Ayun na lang magsabi ng totoo. Pag yung uso yan dito, sir. Halimbawa, yung... yun pala, napapag-usapan yung paano makaiwas sa pagsalugi. Mm. Kasi dito, yung bagong mag-season, ano yan? Di, nagkukwento ako, anong itatanim? Mm. Interview mo, tatanim ako ng kamatis. Tapos mausisa mo, hindi pala kamatis ang tinanim. Hindi ba? Romy, papasalang ako ng ganitong ano, huwag mong kukwento sa iba. Eh ako, dinadao na lang din sa biro. Talibasa, honest ako eh. Pag tinanong, anong pinapunla niya? No? Huwag po kayo maingin, nagpapunla po ng kamatis. Meron bang isang mga technique na nangyayari? Let's say for example, yung mga ano naman, yung mga agricultural supply. Hmm. Diba? Kasi sila magbibenta ng buto, diba? Opo. So, may mga ano na sila dyan, may mga kanya-kanyang allocation sila. May ang nangyayari na ano na isang malaking farmer, hindi siya bibili doon sa lugar niya. Ayun. Bibili sa iba, sa malayo. Para hindi siya ma-monitor. Hindi siya na ma-monitor. Doon sa south, ubus yung seeds. Akala, Marami nagtanim. Yung pala, dinala niya doon sa norte. Sa norte, hindi nag-move yung mga seeds. Well, medyo ano na yan. Medyo mga... diskarte. Malalaking ano na yan, players. Yung mga kayang gawin yung mga ganun. Ano po yan? Sa amin kasi ito na yung aming... Ito na yung aming ikinabubuhay eh. Mm. So, hindi lilipas ang isang season na hindi kami nagtatanim. Mm-mm. Mura o mahal, tatanim kami. Mm-mm. Kung tumaas ang presyo, di thank you. Mm-mm. Kung hindi naman, at least huwag sana kaming malugi. Yun lang dahil sa sari-sari yung tinatanim mo. Opo. At dahil sila ay nagaganyan, di ba? May mataas, may baba. Ibig sabihin nun, pag sasumahin mo yon, kumikita ka lagi. Kumikita po kami. Never ka nalulugi. Natatanda ko direct, one time talagang bumagsak kami ng todo. Tandaan yung tatlong bagyong sunod-sunod nung 2000... 20 o 2009? Yung si Quinta, si Ulysses, si Paisa. Lugi-lugi kami doon. Nalugi ka doon? Opo. Kasi ano yun, tumama yun ay peak ng season dito sa amin. Lahat, lahat ng crops mo? May na-harvest kami, pero sa laki po nung naging damage. Ano? Lugi kaming mga more than 10 m. Wow. That time. Kukunti naman ang pera namin. Ang marami nun galing din sa mga kaibigan natin, ano, supplier na nagtitiwala. Hindi ang natira sa amin, mga utang. So, nabaon ka sa utang? Opo. Hindi namin alam ang gagawin noong una kasi... Ang laki na ng nagastos namin eh. Tapos sira lahat ng aming... Ang masama kasi doon sunod-sunod eh. Noong dumaan yung isa, damage kami. Mm. Di tanim uli. Bagong gumaganda, titirahin na naman. Ano ulit? Hanggang sa pininis kami nung kahuli-hulihang bagyo. Kaya naubos ka. Naubusan kami. Pero dahil ito na nga yung aming ikinabubuhay, hindi po pwedeng tumigil. May mga kaibigan pa rin naman na nagtiwala. Oo. Ayun, nakabangon kami. Okay, ilang taon na yan? Three years? Three years. Sabagay, yung mga ganong instances, though ang laki ng nalugi mo, hindi naman laging ganon. Hindi naman laging ganon. So, kung anong year po yan, ma'am? 2020? So, 2021, malamang nakabawi ka. Opo. 2022, nakabawi ka. Yung the following year, nung pagkalipas ng bagyo, kung minatira kaming mga utang sa mga supplier namin, konti na lang. Okay. Wala pang grafting stone. Oo.
So the following year, bayad mo na lahat. Opo. Tapos the following year, ayun, kita na lahat. Kita na. Nakabili pa kami ng nakabili kami ng dalawang truck. Naitayo namin yung grafting sa lipa. Mm-hmm. So anong lesson doon? Pag farmer ka, dapat matibay ang dibdib mo eh. Matibay ang dibdib mo. Dapat handa ka sa lahat ng pwedeng mangyari. Mm-hmm. Kung inaasam mo na gaganda ang buhay mo dahil sa nababalita na kumikita, dapat ready ka din doon sa mga malulugi. Sir, anong advantage mo over other farmers? Ano yung meron ka na wala sila? Siguro po malaking bagay yung experience ko bilang technician. Kumbaga na-open yung isip ko sa ano eh, sa mas malawak na ano, horizon. Mm. Nakita ko yung mga sistema ng ibang area. Mm-hmm. Yun. Nagka-idea ko kung paano mag-market ng malakihan. Mm. Paano mag-manage ng farm ng maluwang. Mm-hmm. Paano mag-handle ng tao. Mm-hmm. Yun. Kasi yun yung mga bagay na ano eh. Pag na-mismanage mo yun, yari ka. Mm-hmm. Lalo sa tao. Pag giniwanan ka ng tao mo, wala. Most likely, malulugi yun. Opo. Ano, kung hindi mo napalitan yan. Kasi hindi naman natin kayang trabahuin lahat ng gawain dyan. So dapat binabalansin din. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.